Yung mga Chronicles, ha, itong mga nakaraang araw na nabalitaan natin yung biglaang pagtaas ng mga Meralco bills sa buwan ng Mayo. Marami ang nasyak at nagulat. Kasi nakakabigla naman talaga yung buwan ng Mayo. Halos may nagdodoble or may nagtitriple pa ang power consumption nila. Sino ba naman ang hindi magugulat at mahihimatay sa makikita nila sa bills? Ayon po sa Meralco, expected na mas mataas talaga ang bill dahil sa mainit na panahon at dahil din sa ECQ. Ang mga tao ay nasa bahay lang kaya humahaba ang oras ng gamit ng mga electric fan, aircons at iba pang appliances na gumagamit ng elektrisidad. Ang tanong, paano ba ito maaagapan o maiiwasan? Yan po ang ating sasagutin sa video na ito. Kaya tapusin niyo po hanggang sa dulo para madagdagan ang inyong kaalaman at matuto tayo kung ano ang dapat gawin. Ito po ang example ng ating Meralco bill for the month of May. Ang pinaka-importante po rito makita natin ay yung kilowatt hour at saka yung amount. Kapag dinivide po natin yung total amount sa total kilowatt hour na siningil sa atin, makakakuha po tayo ng rate. Ito po yung binayaran talaga natin sa bawat kilowatt hour na siningil sa atin. Pero hindi po ito yung fixed rate ng Meralco kasi included din dito yung mga taxes na makikita po natin sa likod ng resibo. Ang rate na ito po ay pwede natin gamitin para ma-estimate kung magkano yung magiging bill natin sa katapusan. Yo, what's up, what's up? Hello mga ka-Chronicles, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuya K. And sa mga hindi pa po nakakakilala, isa po akong seaman, isa pong electrician sa barko. Pag-uusapan po natin ngayon, eh syempre, related pa rin sa kuryente. So, ito yung part 2 natin, ha, series 2 ng ating kuryente series. Sa mga hindi pa nakapanood ng kuryente series part 1, so, panoorin nyo po dahil marami kayong matututunan kung paano mag-compute ng ating mga electric bills. So, malalaman nyo po yan. And dito ngayon, ang sasagutin natin ay paano natin maaagapan, di ba? Or may iwasan yung pagkasyak sa biglaang pagtaas ng ating electric bill. So, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano gawin to. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ito na ang ating unang first tip. Tip number 1. Make sure that our power meter is working correctly. Yan. So, yan yung ating tip number 1. So, i-ensure natin na gumagana ito ng tama. Paano natin gagawin yan? Bibigyan ko kayo ng dalawang step para ma-check yan. Ang unang step natin ay patayin nyo lahat ng inyong mga circuit breaker. Yan. And dapat hindi yan tumakbo or hindi yan mag-increment yung value niya ngayon na reading. Dapat ang ating kontador ay hindi natatakbo. Hindi na yan mag-i-increment, hindi na iikot kapag hindi ka pa digital. Pag digital ka, dapat hindi dadagdag yung value niyan. So, yan yung prinsipyo niyan dahil walang gumadaloy na kuryente. E paano ngayon kung tumatakbo pa rin yan kahit patay na lahat? Ano yung ibig sabihin yan? May multo. Oh no! So, may nakikitap sa inyo or pwede rin sira talaga yung kontador na pwede nating i-report para mapalitan yan. Tandaan natin na sa ating Meralco bill, tingnan nyo sa likod, meron kayong metering charge, supply charges. So, karapatan natin na papalitan yan dahil tayo ay nagbabayad din para sa service na yan. Kaya, i-report po natin yan. Yan, mga ka-Chronicles, napatay na natin at naobserbahan. Ano naman ang step 2? Ang step 2 naman natin ay buhayin isa-isa ang ating mga circuit breaker and isulat kung ano yung mga appliances na ating papaganahin. O, yan ha. So, meron na tayong mga listahan kung ano yung mga gumaganang appliances. Halimbawa, TV, ilang ilaw, ilang electric fan. Isulat natin lahat-lahat yan. And tingnan yung power rating. Ano yung power rating? Yung makikita nyo na watts or kilowatts sa likod. So, kapag nakita nyo watts, i-convert nyo yan sa kilowatt. Meron akong sinabing conversion dun sa last video ko na 1 kilowatt equals 1,000 watts. After nyo mapagana yan for 1 hour, obserbahan natin ulit ang ating power meter. Pero, i-record muna natin kung ano yung reading niya before
And after nating pagganahin for 1 hour, i-subtract natin yan, makukuha natin yung kilowatt hour consumption natin. And i-kumpara natin dun sa listahan natin. Kapag malapit po yan, ibig sabihin yan, accurate po yung ating mga puntador. So ngayon, mapunta naman tayo sa ating number 2 tip para hindi tayo ma-shock sa ating mga monthly bills. Ang number 2 tip po natin ay record your daily power meter reading. Yan. So ano yung ibig sabihin yan? Daily po, kailangan isulat natin kung ano yung reading na nasa kontador. Paano po natin gagawin yan? Gagawin lang natin, may mga cellphone naman tayo na may camera, pipicturean lang po natin yung ating mga kontador. Punta ka lang sa labas ng bahay, picturean mo. Dapat alam natin kung ano yung reading ng kontador kasi diyan lang nagbabase ang Meralco. Yan po yung ating tatandaan. Sa kontador lang natin nagbabase ang Meralco para singilin nila tayo. Pag hindi natin yan inoobserbahan, hindi natin nalalaman kung ano yung kinecharge sa atin, di ba? So parang nagbabayad ka niya ng hindi mo alam. Papayag ka ba noon? Siyempre, hindi. So ang gagawin po natin, lalabas lang po tayo. Tapos, picturean nyo lang. Saglit lang yan. Hindi nga yan magte-take ng 1 minute. Picturean nyo po ngayong araw. Kailangan regular, with fixed time. So, kinabukasan, punta na naman po kayo sa tapat ng inyong kontador, picturean nyo rin. So, ima-minus nyo lang yung current na reading na na-picturean nyo dun sa kahapon. Ngayon, pupunta kayo sa inyong mga kalendaryo, isulat nyo kung ilang kilowatt. Pagpalagay natin kahapon, pag minus nyo, 5 kilowatts. Yan. Kinabukasan na naman, pipicturean nyo na naman yan. Maminus nyo na naman yung bukas sa kahapon. So, makukuha nyo na naman. Halimbawa ay 6 kilowatt. Yan. So, kapag yan ang ginawa natin, mako-foresee na kagad natin, eto lang pala yung average reading. Hindi ka na mabibigla sa katapusan, di ba? Tama, di ba? At halimbawa, sumunod na araw, umangat yan ng 15 kilowatt. Yan. Pwede mo nang alamin kung ano ba yung pinatakbo kong appliances nung araw na yon. Bakit kaya bigla ang tumaas? So, pwede ka nang maka-react. Di ba? Mas magandang react faster than react later. Kaya yan po yung ina-advise ko na sa loob ng isang buwan, yan, ilagay natin kung ilan yung kada araw na kilowatt. Kung halimbawa makalampas ka, hindi mo nalagay ngayon, okay lang po yan. Pwedeng sa susunod na araw or pwedeng weekly, nasa sa inyo. Basta ang importante, alam po natin kung ilan ang ating nakokonsumo. Dun sa mga matataas ang kontador, may zoom function po ang ating mga camera. Basta importante, alam natin kung ano yung kontador natin. Ayan, punta naman po tayo sa ating tip number 3. Tip number 3 natin ay, do not use defective electrical appliances. Yan. So, may mga kakilala po ko na, sinasabi niya na matagal niya na daw ginagamit yung kanyang aircon. And 11 years na daw, kaya lang, hindi na gumagana yung automatic function niya. So, guys, pag hindi gumagana yung ating automatic function, ibig sabihin hindi nagpapahinga yung compressor. Pag pinatakbo mo yan ng 8 hours, grabe po yung kuryente yung kakainin yan. Malaki po talaga ang ating magiging bill. Ito po yung isang example na ayaw pa nating bitawan dahil siguro meron na sentimental value sa atin, pero malakas po ito sa kuryente. Lalo na yung mga matatagal na, mga CRT pa na TV. Baka may nagkikip pa sa atin yan. Malakas po yan sa kuryente. Ngayon, LED TV na po. Ipa-retire na po natin yan. Yung mga yan. Yung mga kopong-kopong na nating appliances dahil mas mataas po ang power rating nila. Kumpara ngayon, dahil ngayon, mas efficient na LED na yung ginagamit. Kaya wag na po natin gamit. Meron din tayo minsan, ha? Ang ating mga charger ng cellphone, grabe mag-init. So, malakas po yan sa kuryente. Yung normal, dapat nahahawakan mo, pero minsan, sobrang init na niya. Ibig sabihin yan, yung excess current na
kinukuha niya, kinoconvert niya na sa heat energy, nasasayang lang. Hindi yun napupunta doon sa chinacharge nyo, kaya huwag na po natin gagamitin yung mga gantong defective equipment na to. Ano pa, mga plancha or rice cooker. So, minsan nasusunog na yung mga saksakan, microwave na hindi na umiinit, or yung mga nagtitrip na lang pag sinaksak. So, iwasan na po natin gamitin niya at palitan na po natin ng bago para hindi tayo mabigla sa ating bill sa katapusan. Yan! So, ngayong alam na natin yung mga tips na yan, naniniwala po ako na hindi na po kayo mabibigla o masasyak sa inyong mga monthly bills. Kasi syempre, na-estimate na natin kung ilan yung ating magiging kilowatt hour consumption pagdating ng katapusan. Yan. And pakiusap rin po sa ating mga nagre-reading dyan. Sana po accurate lang po yung ilagay natin, kasi ikukumpara na natin ngayon yung ating estimate reading dun sa actual reading. And sa ating resibo, tingnan nyo po palagi yung inyong present tsaka previous reading. Ay, so, yan. Nawa, sana ay marami kayong natutunan sa ating mga tips. And yan, sa mga nakapanood po, kung nagustuhan nyo po yung video na to, pwede po ba nating i-click ang like button, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod po pang mga i-upload na videos. And huwag nyo pong kalimutang i-share and comment po sa baba kung meron kayong dugdag na kaalaman na gustong iparating, and kung may mga katanungan po tayo. So, yan. Maraming salamat po sa inyong panonood, and sa mga seaman dyan, happy sailing guys! Kapit lang! Malapit na! God bless!